So mga tol, kahapon nga po, nakarating na ang Team Garcia sa Las Vegas at nagkaroon nga po ito ng grand arrival. Nalalapit na nga po ang araw ng sagupaan nila ni Gervonta Tank Davis. At ngayong Linggo na nga po yan, araw dito sa Pinas, mga bandang tanghali nga po ito magaganap. Sobrang dami nga po na nag-aabang sa laban na ito. Nagpredict nga po ang Golden Boy promoter na si Oscar De La Hoya na knockout window ito para sa alaga niyang si Ryan Garcia. Emotional din na niyakap niya si Ryan Garcia. Dagdag pa ni Oscar De La Hoya, magiging fight of the year daw ito. Makikita na daw natin sa Linggo mga tol kung sino ang mananalo sa dalawa. Ubusan daw ito ng lakas at isa din daw itong emotional na laban. Love nga din daw niya itong si Tank pero inaasahan daw niya na matatalo ito sa kamay ni Ryan Garcia. Samantala naman mga tol, napag-alaman nga po natin na hindi daw makikipagsabayan itong si Gervonta Tank Davis kay Ryan Garcia. Tatakbuhan lang umano nito si Ryan Garcia. Lahat daw ng paghahanda nila sa training camp, nakapokus daw sa depensa. Hinding-hindi daw kasi siya magpapatama kay Garcia. So mukhang itutulad nga ni Tank Davis ang laban niya kay Ryan Garcia dito sa pinataob niya na si Rolly Romero. Kung saan matatandaan natin mga tol na tumatakbo lang itong si Tank Davis at kalaunan nahuli ni Tank Davis itong si Romero sa pamamagitan ng left counter. Bukod yan, nabanggit din kasi ni Tank Davis noon mga tol na kaliwa lang daw ang malakas kay Ryan Garcia at wala na daw iba. Kaya malamang neto mga tol na hindi niya hahayaan na makakalusot ang kaliwa ni Ryan Garcia. Yun talaga ang pinagtutuunan niya ng pansin dahil napakatangkad ni Ryan Garcia at madali makalusot ang left hook ni Ryan Garcia pag nagkataon. Kaya hindi talaga basta-basta susugod itong si Tank Davis. Sa kabilang banda naman mga tol, dahil tapos na po ang laban at nanalo itong si Marlon Tapales kay Murudjan Akhmadelev kung saan nakuha nito ang dalawang titulo sa Super Bantam at ganap na naging Unified Super Bantamweight World Champion. Nilabas na nga po ni Marlon Tapales ang video ng training niya noong pag-iinsayo niya kasama si Coach Ernel Fontanilla. Makikita natin sa training mga tol na focus talaga itong si Marlon Tapales. Kaya naman napagwagian niya ang pagiging Unified World Champion. Sinabi naman po ng coach ni Marlon Tapales na si Ernel Fontanilla mga tol nang ma-interview ito. Matagal na daw talaga nilang pinagandaan ang labang kay Akhmadelev. Halos 8 months daw silang nagtitraining. Dagdag pa ni Coach Fontanilla mga tol, katulad ng sinabi ni Tapales, gusto din daw niya si Inoue ang makalaban ni Tapales. At naniniwala daw siya na akma daw ang estilo ni Inoue kay Tapales. Maliit lang daw kasi itong si Inoue at madaling pag-aralan ang estilo. Dagdag naman ni JC Mananggil mga tol na promoter ng Sandman Promotion at promoter din ni Tapales. Magpuprotesta daw siya kung hindi daw magiging trainer of the year si Coach Ernel Fontanilla. Maganda ang laban. Nauya yung... Bakit siya? Kasi maliit siya at saka parang ano sa style. Akma sa style. Talagang napakagandang madaling pag-aralan.